Hello po, Miss Patty. Itago ko na lang po ang tunay kong pangalan for my safety. At ang resort na babanggitin ko ay hindi ko na lang po sasabihin kung anong pangalan nito. Ako si Z from Tagum City. Ang karanasan ko ay tungkol sa isang babae na nanganak ng tikbalang at aswang dito sa Mati, Davao Oriental. Noong nasa 16 years old po ako, ay sabi ni mama at papa ko na magbabakasyon daw kami sa Mati, Davao Oriental sa isang resort kasi mataas daw po ang grade ko pati ng kuya ko. Sa bandang 9 AM, pumiyahin na kami papunta ng Mati. Bandang 11 AM, dumating na kami sa exact place sa Mati at nalimutan namin magdala ng pinggan at baso. Maya-maya, ako at si kuya ay pumunta muna sa isang palengke para bumili ng pinggan at baso. Sa lahat-lahat na importante, yun pang nalimutan namin. Bandang 12 na makalis kami papunta ng palengke. At sabi ng kuya ko, "Alam mo, Z, may nararamdaman ako sa isang babae." Sabi ko naman, "Bakit naman?" Sabi ko pa sa kanya na, "Maganda siya, kuya, ha? May gusto ka ba sa kanya?" Sabi naman ng kuya ko, "Maganda siya, pero may bitbit na malas." Sa totoo lang, ang kuya ko ay may third eye at magaling mangusisa ng mga tao na may tinatagong sikreto. So ako naman biglang nagsabi ng, "Kuya, yan ka na naman. Bilisan na nga natin, ako. Nakatingin na sa atin ang babae. Yung babaeng tindera ng palayok at may tindang daing." Binilisan namin ang paglalakad papunta sa may tindahan na may tindang pinggan at baso. Nung nasa tindahan na kami, sabi ng ali sa amin, "Naku, iha, iho. Yung babaeng nakatingin sa inyo, tao yan. Pero ginahasa daw ng isang albularyo na may lahing mangbabarang at aswang." At sabi pa ng ali, hindi daw totoo yung albularyo. Huwad lang daw ito. At yung babae daw ay pinagsamantalahan din daw ng isang kapre. Kasi ang babae ay nakatira sa isang liblib na lugar sa Mati. Kami nagulat sa sinabi ng ali sa amin. Tanong ng kuya ko, "Ano po ang pangalan ng babae?" "Siya si Lizelle del Pilar." Ang mga magulang niya ay nasa abroad. Iniwan niyang babae para may maiwan sa kanilang bahay at may maglilinis. Umuwi lang daw ang kanyang mga magulang tuwing December. Sabi pa ng ali na ginahasa daw ang babae dahil magpapatingin sana daw siya kasi may nararamdaman siya na iba sa bahay. At sabi daw ng huwad na albularyo na may lahing aswang na pumikit ka. At di na daw namalayan ng babae na nakatulog siya. At nagtataka daw ang babae na wala na siyang suot pang loob. Masakit ang puso niya at doon nakumpirma na ginahasa siya. Pero hindi siya nagreklamo. Kasi alam ng babae na yung huwad na albularyo ay may kayang gawin sa kanya kung sakaling gumawa siya ng hakbang o magsumbong siya kanino man. 9 months ago at buntis na pala ang babae. Manganganak na nung buwan na yon. So ako, pagod na ako, sabi ko kay kuya na, "Kuya, alis na tayo, pagod na ako." Sabi ni kuya, "O tara." Sabi namin sa ali bago kami umalis, "Thank you po sa pag-share ng kwento sa babae na yon." Sabi naman ng ali sa amin na, "Huwag na huwag ninyong ipagsasabi ang kwento na yan. Kasi alam ng taga dito ang sekreto ng babae. Baka kasi daw malaman ng iba, baka patayin daw kami ng huwad na albularyo." At pahuling sabi sa amin ng ali na kahit malayo at tumakas na daw ang huwad na albularyo, eh malalaman daw niya kung sino ang magsasabi ng tungkol dito. Pero yung ali ay meron pang kontra pang barang. Nung pauwi na kami palabas ng palengke, may nagkagulo sa labas at doon nanganak na ang babae. Doon nakita namin ang patay na sanggol na may halong kapre at aswang. Grabe ang balahibo nito at yung itsura ay kagaya ng picture ni Santanas na may sungay at mahaba ang kanyang mga kuko sa kamay at may buntot pa sa puwetan. Sabi ng babae na si Lizelle na kailangan niya daw magamot at pumunta sa totoong manggagamot para hindi na siya gambalain ng kapre at ng huwad na matandang albularyo.
kami ang nagdala sa babae sa isang totoong albularyo. Sumama din yung ali sa amin at siya nagsabi na doon pumunta sa totoong manggagamot. Nung nagamot ng babae, kailangan niya na umalis kaagad para hindi na siya gambalain at kailangan niyang tumawid sa dagat para mawala ang sumpa na iniwan ng huwad na albularyo. At hinatid namin yung babae sa bus station. Binigyan namin si Lizelle ng pera para sa pag-alis niya kinabukasan. At yung bata pala na sinilang niya ay sinunog at nilagyan ng asin. Nang makabalik na kami sa resort ay nalaman din pala ng magulang namin ang nangyari sa babae. At lumipas ang mga taon, bumalik kami sa Makati last week. Namatay na pala yung babae. Umuwi pala yung babae last month galing abroad. Natulog lang daw sa duyan at doon hindi na humihinga. May sabi-sabi na ang matanda daw ang pumatay kasi bago daw namatay ang matanda noong 2021. Gumawa daw ng ritual ang matandang huwad na albularyo sa bahay ni Lizelle bago ito mamatay. At yung ali naman ay buhay pa pero matandang matanda na. Yun lang po Miss Patty at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.